Okay, bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So ngayon ating inshallah sisimulan ang tinatawag na tafsir. Bismillah. Sa first ayah na Suratul Kahf. Okay. Pakibasa, sino mo pwede magbasa? Isa? Number one lang. Aywa? Haddar? Aywa, go ahead. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba walam yaj'al lahu 'iwaja. Okay, jazakallahu khair, hasbuk. Okay, so bilang tafsir ng unang ayah mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Sinong hindi pa nakapagano? So dapat nating malaman na ang kapahayagan ng banal na Quran mga kapatid sa pananampalatayang Islam ay nagdadala ng parehong balita. Ano ang dalawang balita na dala ng Quran? Anong dalawa? Ay, bago to. Bago ka rin po? Sit in. Okay. Ano ang dalawang balita ang dala ng Quran? Dala ng kapahayagan. Any idea? Ano ang dalawang balita na dala ng Quran? Dala ng kapahayagan. Sige lang. Ito ay natawag dito parang pag-asa sa kabilang buhay at ganti yung kaparusahan. So anong tawag dyan? Okay. Ang tawag dyan is mabuting balita at isang babala. Okay? So glad tidings in warning. Iksabihin, pag sinabing glad tidings, ito'y tumutukoy sa gantimpala, sa paraiso, di ba? Sa mga pagpapala at kabutihan. Yan ang ibig sabihin ng glad tidings. Magandang balita. Warnings naman, ito'y may kaugnayan sa parusa, no, sa loob ng libingan, parusa sa kabilang buhay, parusa tinatawag dito sa ibabaw ng mundo, kahinatan ng tao kapag sumuway, yun yung tinatawag na warnings. Malinaw? So, sa simula ng tafsir na ito, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, binanggit natin na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay pinupuri niya ang kanyang banal na sarili. Okay? Pinupuri niya. So, ang tanong, saan sa bahagi, kasi ito yung mga question usually sa mga quiz, ha? Ganito ako magtanong. Saan sa bahagi ng aya matatagpuan ang tumutukoy sa papuri ng Allah sa kanyang sarili? Banggitin ninyo. Ano? Alhamdulillah. Okay? Diba? Alhamdulillah. Siya mismo ang nagsabi noon, ha? Tayo, pag kumain, alhamdulillah. Sinasabi natin, alhamdulillah. Pero siya mismo ang nagsabi niyan, alhamdulillah. So, sino yung mismo ang kanyang pinuri? Ang kanyang tinatawag na sarili. Yun ang mga kapatid, pinuri niya mismo ang kanyang tinatawag na sarili, mga kapatid. Sa atin, sa Islam, bawal natin purin ang sarili natin. You know? Na ako'y magaling. Ako'y gwapo. Diba? Ako'y matikas, ganito, ganyan. Diba? So, bawal tayo. Kaya sabi nga ng Allah, wala to zakku anfusakum. Huwag ninyong purihin ang inyong mga sarili. Huwag ninyong itaas ang inyong mga sarili. Dahil yan ay katangian lamang ng Allah subhanahu wa ta'ala. You know? So, pinuri niya mismo ang kanyang banal na sarili sa simula at katapusan ng mga bagay. Okay? Dahil siya ang dapat purihin sa lahat ng pagkakataon. So, lahat ng papuri at pasasalamat ay sa kanya lamang sa simula at sa katapusan. So, pinupuri niya ang kanyang sarili sa paghahayag ng kanyang makapangyarihang aklat sa kanyang marangal na sugo na walang iba kundi si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na siyang pinakamalaking pagpapala na ipinagkaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga tao sa mundong ito. Okay? Ano ang pinakamalaking pagpapala, mga kapatid, sa mga tao sa mundong ito? Ano?
Kabanggit-banggit lang natin. Ano? Yung tinatawag na pagkakapahayag. Okay? Pagkakapahayag ng aklat. Okay? Malinaw? At the same time, pagkakapili kay Propeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam. You know? Sa pamamagitan ng Quran, mga kapatid, inilabas ng Allah subhanahu wa ta'ala sa aklat na ito, mang matuwid na aklat, mga kapatid, malinaw? Na hindi baluktot at walang anumang tinatawag na kalituhan na napapaloob dito. So ito ang aklat na ginawa ng Allah subhanahu wa ta'ala, walang tinatawag na iwaj. So pag tinanong kayo, anong katangian ng aklat na matatagpuan saya na ito? Ano? Iwaj ha. Malinaw? So ibig sabihin ng iwaj ha, hindi baluktot. Iwaj ha, kung hindi yan sasali yan, baluktot. Iwaj ha, ibig sabihin literally baluktot. Hindi tuwid. Walang yaj'alhu, hindi ginawang para sa kanya, ang tinatawag na, yung aklat na ito, na baluktot. You know? So, hindi baluktot, tuwid, sa makatuwid, tuwid. No? Hindi kada-kada, bagus kida. You know? Ang tinatawag na sabihin natin ang banal na Quran, mga kapatid. You know? Kaya sa pamamagitan ng Quran, inilabas ng Allah subhanahu wa ta'ala yung mga tao tungo sa liwanag. Mo, try to imagine. Imagination lang natin, kung wala yung Quran, ano mangyayari sa mundong ito? Kung walang Quran, mga kapatid, mas masahol pa sa mga hayop. Diba? Magkakagulo, sa totoo lang. Diba? Kasi, hindi kayang dalhin, no, ng isip ng tao, yung kung isip lamang ng tao, hindi kayang dalhin ang pamumuno para maging matiwasay at maging maayos ang isang lugar. You know? Hindi kayo. Look at the Philippines. Look at the other countries na pinapairala yung batas ng tao. Tinan mo. What happened to them? Di ba? Subhanallah. So, ikukumpara mo sa tinatawag na at least Saudi Arabia na walang iba kundi ang batas ay pinapairala, walang iba kundi ang Quran. Kahit papaano, hindi man perfecto yung mga tao nandirito, pero at least yung pangunahing batas na inano dito ay walang iba kundi ang Quran. Ninaw Sharia. Kaya ito ay malinaw na gumagabay sa isang tuwid na landas, malinaw at maliwanag na nagbibigay ng babala sa mga hindi naniwalas at mabuting balita naman sa mga mananampalataya. Ito ang dahilan kung bakit sinabi ng Allah, walam yaj'al lahu iwaja. Kailanman ay walang nakalagay dito na kahit na anuman nalihis sa katotohanan. You know? Ibig sabihin, hindi niya ito ginawang baluktot, hindi niya ginawang lihis, at hindi niya ginawang tagilid, bagkus ito ay ginawa itong katamtaman at sa katuwid. So ang salungat ng iwaja, mustaqim. Ibig sabihin, tuwid. Okay? Matuwid at saka katamtaman, moderate. You know? Okay. Binanggit ni Ibn Ishaq, ito yung history no, ng ayan na ito. Binanggit ni Ibn Ishaq na ipinadala ng Quraysh sina An-Nadr Ibn Al-Harith. Mayroong tao sa Makkah o mula sa mga Quraysh na tinawag na An-Nadr Ibn Al-Harith. At saka si, sino pa yung tao na ito? Okay, si Uqbah bin Abi Mu'ayt. Okay? Ito yung mga talagang gumagawa ng mga bagay noon kay propeta, laban kay propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para paslangin at para hamagin ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itong isa yan. Ito yung mga tao na ito. Okay, sila yung mga tuta at mga tauhan ng Quraysh. Yan mga kapatid sa pananampalatayang Islam. An-Nadr bin Al-Harith at saka si Uqbah bin Abi Mu'ayt. Uqbah. Si Uqbah bin Abi sa Arabic ganyan, Uqbah bin Abi Mu'ayt. Oo, Al-Harith. Okay. Abi Mu'ayt po. So itong dalawa na ito mga kapatid, pinadala ng Quraysh. Dalawa na ito no? Saan pinadala? Sa Madina, sa mga guro ng mga Hudyo. Ng mga rabay, no? At sinabi sa kanila, tanungin ninyo sila, itong mga rabay ng Hudyo tungkol kay Muhammad. At ilarawan ninyo sa kanila ang kanyang katangian,
sabihin ninyo sa kanila kung ano ang kanyang sinabi, dahil sila ang mga unang angka ng kasulatan. Okay, sila yung mga unang angka ng kasulatan at mayroon silang kaalaman na wala sa kaalaman natin tungkol sa mga propeta. So, actually, mga Hudyo kapatid, alam nila ang totoo. Kaso lang, ayaw talaga nilang sumurinder. Okay? Ayaw nilang sumurinder. Kasi sila ay kay Moses lang. Pero sa totoo lang, hindi talaga sumusunod kay Moses. You know? Kaya lumabas sila, itong dalawa na ito, at nagtungo. Saan nagtungo itong dalawa na ito, mga kapatid? Doon sa Madina. Hanggang makarating sila sa Madina, at tinanong nila ang mga guru ng Hudyo tungkol sa mensahero ng Allah. So, dinescribe nila si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanila kung ano yung mga sinasabi, ano yung mga daawa ni Propeta Muhammad sa kanila, okay, at yung ano yung katangian ni Propeta Muhammad, inilarawan talaga nila sa harapan ng yung kanyang kalagayan. At ipinaalam nila sa kanila ang ilang tungkol sa kanya. At sinabi nila sa kanila, kayo ang mga angka ng Torah, okay, ng Torah, at kami ay pumunta sa inyo upang sabihin sa amin ang tungkol sa aming kasamahan. Yung tunay si Muhammad, nayayabangan kami sa kanya, nahihibangan kami sa kanya, ganito yung katangian niya, ito yung sinasabi niya sa amin. Diba? Nang magkagayon sinabi sa kanila ng mga guro ng mga Hudyo, o sabi ng mga Hudyo sa kanila, Al-Harith. Okay? So may, sa Arabic niya ay ganito. An-Nadhar bin Al-Harith. Okay? So sabi ng mga Hudyo sa kanila, tanungin ninyo siya tungkol sa tatlong bagay. Kung ganyan sabi niya, ito yung challenge ko sa inyo. Tanungin ninyo sila o si Muhammad na yan sa tatlong bagay na aming inuutos sa inyo. Kung sasabihin niya sa inyo ang tungkol sa mga ito, kung gayon siya ay isang sinugong propeta. At kung hindi niya gagawin, kung gayon siya ay taong hangal, gumagaya lang, at gawin ninyo sa kanya ang anumang naisip ninyong gawin. Gusto niyong patayin, patayin ninyo kasi huwad siya. Kung hindi niya masasagot yung tatlong katanungan na ito. Now, tanungin ninyo siya tungkol sa mga kapagabataang lalaki, Ashabul Kahf, na wala noong unang panahon. Anong nangyari sa kanila? Ano ang kanilang sitwasyon? Dahil mayroon silang kakaibang kwento. Yan ang una, no? Dumabas siya sa exam ninyo. Tanungin ninyo siya tungkol sa isang tao na naglalakbay sa buong mundo. Okay? At nakarating sa silangan at kanluran ng mundo. Sino yon? Si Dhulkarnain. Okay? At ano ang kanyang propesiya? Ano ang kanyang mga sinabi? At tanungin ninyo siya tungkol sa kaluluwa, ruh, kung ano ito. At kung sasabihin niya iyon sa inyo, kung gayon, sundin ninyo siya. Malino ang instruction ng mga guro ng mga Hudyo. Kapag nasagot niya yung mga katanungan na ito, sundin ninyo siya. Sundin ninyo siya sapagkat siya ay isang propeta. Alam na mga Hudyo yan. Okay? At kung hindi niya ito magagawa, kung gayon siya ay isang tao na hangal ang pag-iisip. No? Kaya gawin ninyo sa kanya ang narapat ayon sa kagustuhan ninyo. Bahala kayo. Kasi siya tinatawag na hangal. Pagkatapos, ito na ngayon, na tuwang-tuwa itong taong na ito, yung mga hangal. Sila pala yung mga hangal, itong dalawang taong na ito. Tuwang-tuwa kasi meron na silang panlaban at meron na silang tinatawag na depensa, ika nga. Ipapahiyan na si Muhammad, pasabihin sa mga tao na ganito yung mga sabi ng mga guru ng mga Hudyo. Okay. So, pag nadarat sa kahari at saka si Okba, no, lumapit, bumalik sa Makkah, at nagtungo sa Quraysh, sa mga pinuno ng mga Quraysh at nagsabi, O mga angka ng Quraysh, sabi niya, kami ay nagdala sa inyo ng isang paghihiwalay sa pagitan ninyo at ni Muhammad. Ito na yung ano, ito na yung ating ano ngayon, para mahiwalay, ihiwalay na natin sila at isusukan nyo na itong si Muhammad na ito. Itatanggihan nyo na bilang tinatawag na sabihin natin, bilang katribo ninyo, bilang kamag-anak ninyo. Okay, ang mga guro ng Hudyo ay nag-utos sa amin na tanungin siya tungkol sa mga bagay na kanilang iniutos sa amin na gawin. Kung sasabihin ninyo sa agniya sa inyo ang tungkol dito, kung gayon siya ay isang propeta. Okay? At kung hindi niya ito gagawin, kung gayon siya ay lalaking huwad. At kung magkaganon ay gawin ninyo sa kanyang anumang nais na sa isip ninyong gawin. Kayo nang bahala. Kaya sila ay lumapit, dali-dali silang lumapit kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay, para i-challenge ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at pagkatapos at nagsabi kay Propeta Muhammad, O Muhammad, sabi niya, Ya Muhammad, sabihin mo sa amin ngayon ang tungkol sa mga kabataang lalaki. Walang paura-urada. Okay? Sabihin mo sa amin ngayon ang tungkol sa mga kabataang lalaki na umalis noong unang panahon. Meron silang kakaibang kwento. Ano itong kwento? Ikwento mo sa amin. O siyempre, si Propeta Muhammad, wala siyang alam sa mga nangyari sa mga nauna. Okay?
at tungkol sa isang lalaking naglalakbay sa buong mundo at tumabo sa silangan at kanlungan at kanluran ng kalupaan. At sabihin mo sa amin ang tungkol sa Espiritu, ano ang tungkol dito? So ito mga kapatid, so, siyempre si Propeta Muhammad, hindi siya nagbibigay ng kuro-kuro at sariling opinion at sariling kwento. Naghihintay siya ng kasagutan mula sa wahi, mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ang Propeta Muhammad sallam ay nagsabi sa kanila, sasabihin ko sa inyo kung ano ang inyong itinatanong bukas. Nakalimutan yung magsabi ng inshallah. Okay, ito yung napakahalaga talaga pagsabi ng inshallah, kapatid. Okay? You know? So bukas, sabi niya, dadalhin ko yung kasagutan sa inyo bukas. Diba? So para siya determinado na talagang darating na bukas yung tinatawag na, sabihin natin, no, yung kasagutan. At hindi siya nagsabi ng istithna. Ang tawag sa inshallah, istithna sa Arabic. Okay? Istithna. Yan. Istithna. Istithna. Ibig sabihin ng istithna, pagsasabi ng inshallah. Kaya't sila ay umalis, at ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay nanatili at naghihintay ng kasagutan mula sa kalangitan. At ayon sa kanila, sinasabing 15 gabi ang kanyang paghihintay. 15 nights ang kanyang paghihintay. Na samantalang sabi niya bukas. Di ba? So ito ay binigyan siya ng lesson ng Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Binigyan siya ng aral ng Allah subhanahu wa ta'ala na huwag siyang gumawa ng anumang bagay na gagawin niya kinabukasan paliba lamang nasabihin ng inshallah. Eh, yan, si Suratul Kahf mismo, nasa Suratul Kahf mismo yan. Wala takulan na li siya in inni fa'ilu dhalika gada illa ay yashallah. Okay? So yung mga kapatid, so sinabi ng mga historian na 15 nights ang kanyang paghihintay ng kasagutan. Diba? Ang Allah ay hindi nakipag-usap sa kanya tungkol sa bagay na ito. Walang ibinabang kapahayagan o revelasyon. At hindi rin dumating si Jibril sa kanya, na usually ay sa barakat. Okay? Khalid? Mafi? Okay. So usually, normally, si Jibril ay bumibisita sa kanya para magbigay ng mga ng news o kaya magbigay ng tinatawag na kapahayagan. Hanggang sa mga taga-Makkah nanginig na sa galit. Nanginig na yung mga taga-Makkah at nagsabi, sinungaling ka Muhammad. Sinasabi mo bukas, ano lang nangyari? Di ba? Nangako ka Muhammad sa amin na bukas ka magbibigay ng kasagutan. At ngayon ay 15 gabi na. Ano nangyari na? At ginugol namin ang umaga ng gabing iyon nang hindi sinasabi sa amin ang anumang tungkol sa kung ano ang aming itinatanong sa iyo. Anong nangyari? Diba naghintay ka? Kaya naghintay kami. But of course, hindi naman niya masasabi ko kasi merong katwiran din yung mga merong konsiderasyon din yung mga Quraysh. At least hindi nagbitaw ng kasagutan si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. You know? Kasi kung nagbigay ng kasagutan ang Propeta sallallahu alaihi wasallam, nag-aayon lamang sa kanya, pwede niya sabihin na sinungaling ka. Di ba? Pero hindi siya nagbigay ng kasagutan. Ibig sabihin nakahang kasi nga naghintay pa ng kasagutan na dala ni Anghel Jibril alaihi salam. Okay. Kaya mga kapatid, no? Kaya ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nalungkot ng labis. Labis ang kanyang pagkalungkot para masisati man. Parang sa atin, puro kapaasa, gadan, bukra-bukra. Di ba pag nasaan yung sahod? Bukra. Puro sinabi. Puro sinabing bukas ay yung sahod, di ba? Mga ilang days na. Yan mga karamihan sa mga client namin ng mga nare-reklamo sa consulate. Di ba? Sir, pwede matawagin na siya 15 days na, isang buwan na siya, hindi pa natanggap yung ESB namin. Naiinip na sila. Di ba? So, ganun din ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di ba? Nalungkot. Labis ang kanyang pagkalungkot, mga kapatid. Hanggang sa ang kapahayagan ay naantala mula sa kanya at mahirap para sa kanya ang sinabi ng mga taga-Makkah. Ibig sabihin na apektado sa bully ang Propeta sallallahu alaihi wasallam. Apektado. Sinungaling ito, yung tao na ito, nag-promise ganito ganyan. So bilang propeta o bilang tao na naapektuhan din ng propeta. Kaya natin kapag mayroong sinabi yung mga tao laban sa atin, naapektuhan tayo mga kapatid kasi we are human. Ang propeta nga naapektuhan tayo pa kaya. Okay, kaya labis ang kanyang tinatawag na pagkalungkot sa bagay na yon. Pagkatapos si Jibril alayhi salam dumating sa kanya mula sa Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng kasama o na kusaan dala-dala niya yung buong surat al-Kahf. Okay? Dala-dala na yung kasagutan. Naantala man, pero buo yung binagsak ang tanatawag na isang bagsakan.
ang kasama. At may mga subrapan na mga kwento, mga kapatid, sa panampalatayang Islam. No? Ibig sabihin, daladala niya ang buong sura ng Suratul Kahf, kung saan siya ay inaliw nito, kinonsuelo nito, mga kapatid, sa panampalatayang Islam, dahil sa kanyang kalungkutan sa kanila. Di ba? At sinabi kung ano ang kanilang hiniling sa kanya. Kaya tungkol sa usapin ng mga kabataang lalaki at ang lalaking umiikot sa buong mundo at ang espiritu, si Ibn Ishaq ay nagsabi bilang komentaryo sa kwento, sabi niya, nabanggit sa akin na ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi kay Jibril, "Laqad ihtabasta anni ya Jibril hatta sutu dhannan." Kasi tao lang si propeta sallallahu alaihi wasallam. Nag-comment siya kay Jibril alaihi salam. Anong sabi niya? Ikaw ay nagpigil sa akin o Jibril hanggang sa ako'y nagkaroon ng masamang hinala sa iyo. Biro mo, propeta Muhammad, halos pag hinalaan niya si Jibril alayhi salam. Kasi tao lang siya. Kapatid, no? Hindi mo natin pwedeng alisin yon. Ika nga, bahagi ng karakter ng tao yan. Patunay lamang ng propeta salam ay tao. Okay? At naapektuhan din siya. Diba? Naapektuhan din siya, mga kapatid. At minsan din tayo, nagkakaroon tayo ng masamang hinala. Di ba? Pero subalit, mayroong advice ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa bagay na 'yan. Sabi niya, "Iyakum masu'udhan." Ibig sabihin na mag-ingat kayo sa maling hinala. Kasi ang maling hinala, 'yan ay isa sa mga kapatid ng kasino ng tinatawag na kasinungalingan. You know? Kasi yun ay paglalaroan ka ng shaitan hanggang sa tuluyan na magiging, sa palagay mo, totoo na yung hinala mo. Oh, malinaw? So pagkatapos ay sinabi sa kanya ni Jibril, "Wama natanazzalu illa bi amri rabbika lahuma bayna aydina wa ma khalfana wa bayna dhalika wa ma kana rabbuka nasiya." Sabi ni Jibril bilang tugon, "At hindi kami bumababa maliban sa utos ng iyong Panginoon, Muhammad." Hindi kami pwedeng bumababa na walang utos ng Panginoon. Diba? Hindi kami pwedeng sumuway. Kung ano yung pinag-utos niya, yun yung ginagawa namin. Okay? Sa kanya kung ano ang nasa harapan namin at kung ano ang nasa likuran namin at kung ano ang nasa pagitan ng mga ito. At ang iyong Panginoon ay hindi kailanman nakakalimot. Okay? Hindi kailanman nakakalimot. So, merong certain point kung bakit ginawa yun ng Allah subhanahu sa kanya. Merong hikma. Lahat ng bagay na decision at kadar ng Allah subhanahu wa ta'ala, yan ay hikma. Merong tinatawag na hikma. Mayroong wisdom, mga kapatid. So, yun yung kwento na sabihin natin, no, ng pagkakapahayag ng bagay na yan. Okay, now let's talk about the points of benefits. Ito yung mga mahalaga dito, yung points of benefits. Kasi sa atin, sa pag-aaral ng tafsir, every ayah ay i-squeeze natin kung ano yung maaaring mapakinabangan natin. Inshallah, subhanahu wa ta'ala. Okay, now let's talk about alhamd. Alhamd. Simulan natin sa tinatawag na alhamd. Okay? So, dito, wala tayong spray. Mahirap ito burahin. Ha? Unang bahagi sa ano na ito, na ayin na ito, pag-usapan natin, yung alhamdulillah. Alhamdulillah, lahat ng papuri at pasasalamat ay nararapat lamang sa Allah. Ano ba ang ibig sabihin nito, mga kapatid? Pag-usapan natin ang word na alhamd. Ano ba ang kahulugan ng alhamd? Marahil, karamihan sa atin, ang pagpapakahulugan lamang na alam ng alhamd niya ay papuri sa Allah. Papuri. Ang papuri. Okay? Praises. Okay, praise. Ang papuri, mga kapatid. Tunghayan natin yung mga paliwanag ng ilan sa mga scholar kung ano ang kahulugan ng salitang alhamd. Alhamd. Ayon kay Ja'far bin Jarir, isa sa mga mufassirun, ang kahulugan ng alhamdulillah ay lahat ng papuri ay para lamang sa Allah ang nag-iisa, walang anumang bagay na maaring sambahin bukod sa Kanya, ni anuman mula sa Kanyang nilikha. Ang mga pasasalamat na ito ay dahil sa di mabilang na mga pabor at biyaya ng Allah. So, ang alham, hindi lamang napapaloob ang papuri, kundi pasasalamat. Ito yung tinatawag na praising and thanking. Belongs to Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Ibig sabihin, ang alhamd,
composed of praising and thanking. Bakit mga kapatid? Kasi minsan sa buhay natin, pwede tayong pumuri at hindi natin pwedeng pinasasalamatan. At minsan baliktad, pinasasalamatan natin ang isang bagay o ang isang tao pero hindi natin pinupuri siya. Okay? Halimbawa sa isang, mashallah, sa isang soccer. Sino ba yung soccer ngayon na ano? Si Rolando. Oh. Okay, si Rolando. Si Rolando, sikat-sikat siya, di ba? Minsan pinupuri ng tao pero hindi niya pinasasalamatan si Rolando. Eh, salamat ha, ganito, ganyan. Pero galing ka, ganyan, ganyan. Okay? Minsan, ang isang tao na tumutulong sa atin, sasama, salamat, jazakallah, kaya pinatin natin pinupuri siya. Ngayon kasi, siyempre, bawal ang tinatawag na, kumbaga, yung labis-labis papuri sa isang tao. Pero sa alhamdulillah, kombinasyo ng praising and thanking to Allah subhanahu wa ta'ala. No? Nang pasasalamat at papuri ay para lamang sa Allah. Nang ibig sabihin, napuri at pasasalamat, pupurihin mo ang Allah dahil sa kanyang kahusayan, dahil sa kanyang kagalingan, dahil sa kanyang kamaharlikaan, dahil sa kanyang talino, kung bakit niya nagagawa yung mga bagay na ito. At the same time, pinasasalamatan siya sa anumang mga bagay na ginagawa niya sa iyo, masama man para sa iyo, pero ito ay nakakabuti para sa iyo. Okay, yun yung tinatawag na, kaya nga sa pag, anuman sa atin, alhamdulillah, anumang nangyari sa atin, alhamdulillah. Di ba? Alhamdulillah yung kapatid, kumusta ka na? Hindi kasi ganito-ganito. Sasabihin, alhamdulillah. Hindi alhamdulillah yun. Okay? Wala na wala yun. Diwa ng alhamdulillah yun, mga kapatid. Subhanallah. Alam mo yung magre-reklamo ka muna, tapos sabihin, alhamdulillah. Hindi yun papuri sa Allah at pasasalamat. Hindi yun, alhamdulillah. Okay? Kasi ang diwa ng alhamdulillah na anuman ang dumatang sa'yo, mabuti man o tinatawag na masama, okay? Alam mo at batid mo na yun ay tinatawag na, sabihin natin ay, kadar ng Allah sa Allah subhanahu sa iyo, at kapag ito inakda ng Allah sa iyo, anumang bagay na ito ay mayroong kabutihan sa wakas nito. You know? Hindi yung naunahan ng reklamo saka mag-alhamdulillah. Okay? Hindi mag-alhamdulillah muna tapos magreklamo ulit. Hindi makapad da. Wala na, ano? Wala na yung alhamdulillah. Okay? So yun yung mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Kaya ang ibig sabihin ng alhamdulillah. So na siya lamang ang tanging nakakabatid sa bilang ng mga ito, yung kabutihan, ano bang kapakinabangan ng isang sa kanyang mga nilikha. Kabilang sa mga biyaya ng Allah, ang paglikha ng mga kasangkapan na tumutulong sa mga nilikha sa pagsamba sa kanya. Ang mga pisikal na katawan kung saan nakakayanan nilang maipatupad ang kanyang mga utos. Ang kabuhayan na ibinigay niya sa kanila sa buhay na ito, ang komportabling buhay na ibinigay niya sa kanila, walang anumang bagay o sino mang nag-aujok sa kanya na gawin ito, kundi siya lamang, mga kapatid. Kahit nang babalarin ang Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga nilikha, at sila ay inalertuhan tungkol sa mga pamamaraan at mga sistema kung saan maaari nilang makuha ng walang hanggan, natirahan sa paninirahan ng walang hanggang kaligayahan. Ang lahat ng pasasalamat at papuri ay para lamang sa Allah para sa mga pabor na ito mula simula hanggang katapusan. Yun yung comment ni Ja'far bin Jarir patungkol sa kahulugan ng alham. Alhamdulillah, nangangahulugan mga kapatid na isang papuri at pinuri ng Allah ang kanyang sarili na kung saan nagpapahiwatig sa kanyang mga lingkod at tagasunod na dapat din nilang purihin siya. Kung pinuri ng Allah ang kanyang sarili, narapat din na pinupurihin ang kanyang lingkod ang Allah subhanahu wa ta'ala. Okay, na para bang sinabi ng Allah na sabihin, ang lahat ng pasasalamat at papuri ay para lamang sa Allah. Sinabi na ang katangiang o ang katangang alhamdulillah ay nangangailangan ng pagpuri sa Allah sa pamamagitan ng pagbanggit sa kanyang pinakamagandang mga pangalan at pinakamarangal na mga katangian. Yun ang ilan sa mga sinasabi na pag sinabing alhamdulillah, yung bang ito yung pagbanggit no sa kanyang mga pangalan at kanyang mga tinatawag na katangian. Kaya nga pag tinanong kayo, ang alhamdulillah, yung word na ang alham na ito. Okay? Ito ay kumbaga sa tinatawag na ito yung sifa. Alam mo yung sifa? Means katangian. At ang katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala, okay, ay mayroong tinatawag na kategorya. Mayroong katangian na may kaugnayan sa kanyang that, sa kanyang sarili mismo. Malinaw, kumbaga, physical, libaw, katangian mo yan, yung ilong, yung tinatawag na physical na katangian. But of course, we cannot compare to Allah subhanahu wa ta'ala. So mayroong tinatawag na word na that. Literally, ang ibig sabihin ng that ay physical. You know? Merong that na katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala at merong katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala na kung saan ay hindi tinatawag na that. Okay? Pag that, ito'y tumutukoy sa kamay ng Allah.
Ito ay that. Ibig sabihin, physical na katangian. Pero you cannot imagine kung ano yung physical ng Allah, ha? Kung ano lamang sinabi niya sa atin tungkol sa kanyang sarili, yun paniwalaan natin. Sinabi niya meron siyang kamay. Pero huwag natin pwedeng ilarawan. Huwag natin pwedeng i-imagine kung ano ang kanyang kamay. Ninaw? Huwag natin pwedeng tawag dyan, i-ukit. O, sabi natin i-elaborate o kaya sabi, ibigyan ng himahe. Ninaw? Paninaw? So, yun yun. Pag sinabi niya, alam, meron siyang tanatong na paningin, kasi yan ang sinabi niya, meron siyang paningin. Meron siyang paninig, meron siyang pandinig. But we cannot compare. Ninaw? Okay yun mga kapatid, yung alhab naman, which is yung kapuri-puri, yun yung katangian ng Allah, isa sa mga katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala. Katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala, yung tinatawag na alhad. Dahil katangian na ito ay walang iba kundi mula sa mga pangalan at pinakamarangal na mga katangian. So, mayroon po nagkaiba ng sifa at saka sifa, at saka yung sabihin natin na sifatullah at saka isim, asma'ullah. Meron, di ba nakita yung asma'ullah yung sifat? O, asma'ullah, mga pangalan ng Allah at katangian niya. Anong pagkaiba ng dalawa? Okay? Ang pinagkaiba ng dalawa, ang sifat ng Allah, hindi pwedeng bigyan ng pangalan. Alino? Subalit, ang pangalan ng Allah, napapalubang ang kanyang katangian. Alino? Ulitin ko ha? Ang asma, yung mga pangalan ng Allah, yung names of Allah. Okay? Which is, well, sabi na, 99 names, or, diba? Actually, hindi lang 99 names, mga kapatid sa panapalatang Islam. Yun lang ang known. You know? Ang asma'ullah, napapalob dito yung pangalan at katangian ng Allah. You know? Okay. At ang sifa ng Allah, ay ito ay tumutukoy lamang sa katangian ng Allah na walang pangalan, na hindi pwedeng pangalan, ipangalan. You know? For example, kabila sa pangalan ng Allah at katangian, alhamd. Alhamd, na kung saan kapag ginawa siyang pangalan, ay walang ibang Alhamid. No? O Al-Mahmud. Ang kapuri-puri. Ano ba yung mga ano-ano? You know? Nang ibig sabihin, ang pinuri, ang pinasalamatan. You know? Na kung kaya, ang katangian ng pinasalamat at pinuri ay Alhamd. So kabilang yan sa katangian ng Allah, yung tinatawag na, sabihin natin ay, yung papuri at saka, sabihin natin ay, yung papuri at pasasalamat. Now, yung sifa, halimbawa sifa niya kamay, di mo pwedeng ipangalan yon yung kamay. Wala siyang pangalan. You know? Halimbawa, pangalan ng Allah, Al-Aziz. Sabihin natin, Al-Aziz. Al-Aziz. Di ba pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala yan? Right? Al-Aziz, pangalan yon. Now, ang Al-Aziz, ano ang sifa? Ano ang katangian ng Al-Aziz? Izza. Ang Izza, ibig sabihin, ang lakas, ang tinatawag na kamaharlikaan. Yan ang ibig sabihin. Alimbawa, kabilang sa pangalan ng Allah ay, magbigay kayo ng pangalan, Al-Ghaffar, Al-Jabbar, marami. Ano pa? Ar-Razzaq. Alimbawa, Ar-Razzaq. Okay, pangalan ng Ar-Razzaq, right? Ar-Razzaq. Yan ang pangalan ng Allah. Anong katangian ng Razzaq? Rizq. Okay? Yun ang katangian, Rizq. Punong-puno ng biyaya. You know? Takapagbigay ng biyaya pag pinangalan, pag ito'y pinangalan. You know? Isa pa, Al-Ghafur. Okay? Abdul Ghafur, halimbawa. Al-Ghafur, kabila sa kanyang pangalan is Al-Ghafur. Anong katangian ng Al-Ghafur? Magfira. Okay? Magfira. Bisabihin ang kapatawaran. At ang Ghafur ang nagpapatawad. So, ang pangalan ng Allah, binubuo ng pangalan at same time katangian. Pero ang sifa ng Allah, walang pangalan. You know? Okay, kamay ng Allah, pwedeng itanaw yung pangalan yon. Okay? Sabay na ipaningin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yun ang pagkaiba ng sifat at saka ng asma. Asma'ullahi wa sifat. Pwedeng pakibura? Okay mga kapatid. Kaya naman, ang alhamdulillah ito'y katagang nangangailangan ng papuri, pagpuri sa Allah sa pamamagitan ng pagbanggit sa kanyang pinakamagandang mga pangalan at pinakamarangal na mga katangian. Kapag ang isang tao ay nagpahaya ng lahat ng pasalamat ay para lamang sa Allah, siya ay nagpapasalamat sa kanya para sa kanya mga pabor at mga biyaya. Now, anong pinagkaiba ng hamd at saka syukur? So, meron tayong word, dalawa, alhamd at saka asyukur.
Okay. Anong pinagkaiba? Ang syukur, ito yung literal na pasasalamat. Siyempre. Ito yung papuri. Ito naman yung pasasalamat. Okay? Alhamd at saka asyukur, pasasalamat. Ang alhamd, mga kapatid, ay mas pangkalahatan. Mas malawak ang saklaw ng alhamd. Sapagkat ito ay isang pahayag ng papuri para sa mga katangian o para sa kung ano ang nagawa niya. Samantalang ang asyukur ay ibinigay para sa kung ano ang ginawa, hindi para sa mga katangian. Okay? Sabihin mo, yung nagawa, pinasasalamatan yun, hindi yung katangian. Samantalang yung tinatawag na yun, halimbawa, nagbigay siya ito, nagbigay. Yung pagbibigay niya, pinasasalamatan yun. Pero yung katangian ng mapagbigay, hindi yung pinasasalamatan, pinupuri yun. Okay. So yun, may yun na may kinalian ng pagkakaiba ng tinatawag na dalawa, syukur at sakaham. Pero pag sinabi mo ng alhamdulillah, kombinasyon na yun ng papuri at pasasalamat. Okay? Kaya hindi mo pwede sabihin na sa tao na alhamdulillah, ikaw yung tinutukoy yung tao. Na ang alhamdulak. 'Di ba? Sabi mo. Ha? 'Di ba? 'Di ba alham? Huwag mo sa pag alimbawa. Kaya nga ang alhamdulillah ay para lamang talaga sa Allah 'yan. Kaya nga lillah. Yung lina yan, il milkiya, ownership. Okay? Na para lamang talaga sa Allah 'yan. Kaya hindi mo pwede sabihin alhamdulak. Hindi mo pwede 'yon kasi shirk 'yon. Ang pasasalamat at papuri ay para sa iyo lamang. Ay, hindi pwede yan. Shirk yan, kapatid. Kasi yan ay ibada. Ang pagsabi ng alhamdulillah ay ibada. Okay? Na wala kang pinasasalamatan, bukod tangi, at pinupuri kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala. Pasasalamatan mo yung tao, yes, walang duda pasasalamatan kasi yan ay usun na sa atin na pasalamatan siya. Pero yan is ginamit lamang siya ng Allah subhanahu wa ta'ala para may sakatuparan yun. Kasi kung gugustuhin ng Allah na hindi magawa, yung mangyayari yun. O, so babalik pa rin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Kaya yung sabi na alhamdulak. Okay? Alhamdulillah. Alhamdulillah po, ang papuri pa salamat sa iyo. Yan ay shirk. Okay? Yan ay shirk. Kundi alhamdulillah. Kaya nga para lamang sa Allah ang bukod tanging pasasalamat at papuri. Now, anong pahayag ng mga salaf hinggil sa alhamd? Ilan sa mga pahayag ng mga salaf patungko sa alhamd? Binanggit ni Hafs na sinabi ni Umar kay Ali, batid natin ang la ilaha illallah, subhanallah at Allahu akbar. Alam natin yan. Ano naman ang tungkol sa alhamdulillah? Okay? Sinabi ni Ali, isang pahayag na nagugustuhan ng Allah para sa kanyang sarili, nalulugod siya para sa kanyang sarili at gusto niya na ito ay paulit-ulit. Okay? Ibig sabihin, ulitin ko ha? Sabi ni Ali, isang pahayag na nagugustuhan ng Allah para sa kanyang sarili, nalulugod siya para sa kanyang sarili at gusto niya ito na ipaulit-ulit. Kaya isa yun sa mga dikra, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Di ba? Kasi bakit? Pag sa mga pinupuri mo at pinasasalamatan mo ang Allah. Ayon kay Ibn Abbas, radiyallahu an, ang alhamdulillah ay pahayag ng pagpapahalaga at paghanga. Pagpapahalaga at paghanga. Kapag sinabi ng alipin ang alhamdulillah, sasabihin ng Allah, pinuri ako ng aking alipin. Di ba? Pinuri ako ng aking alipin. At itinala ni Ibn Abi Hatim ang hadith na ito, mga kapatid. Okay. Now, let's talk about the benefits of saying alhamdulillah. Ano ba ang gantimpala kapag sinasabi mong alhamdulillah? Okay. Maraming mga benepisyo, mga kapatid, sa pananampalataya Islam ang makukuha natin kapag sa tuwing sinasabi natin na alhamdulillah, either bad or good. Diba? Kapag halimbawa, nabunggo ka ng pusa, alhamdulillah. Okay? O di naman kaya ay wala kang sahod, alhamdulillah pa rin. Diba? O di naman kaya sabihin natin, no, sinaktan ka, alhamdulillah pa rin. Pinagsabihan ka hindi magana ng ibang tao, alhamdulillah pa rin. Okay? Mabuti man ito may sahod, lalo pat al-sahod, alhamdulillah talaga yon. Kasi minsan kasi yung mga tao nag-alhamdulillah kapag mabuti. Diba? Pag walang, pag hindi na mabuti o hindi na pabursakan niya, iniwasan niya magsabi ng alhamdulillah. Astagfirullah, subhanallah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah. Diba? Nakalimutan niya magsabi ng alhamdulillah. Diba? Subhanallah. Pero ang alhamdulillah, bad or good. Okay. Itinala ni Imam Ahmad bin Hanbal na sinabi ni Al-Aswad bin Sari'a,
Sabi niya, "Qultu ya Rasulullah, ala unshiduka bihamid mahamida hamidtu biha rabbi tabaraka wa ta'ala." Kala, "Ama inna rabbaka azza wa jal yuhibbul hamd." Sinabi ko, usugo ng Allah, dapat ko bang bigkasin sa iyo ang mga salita ng papuri para sa aking Panginoon, ang dakila na aking nakolekta? Okay, mga nakolektan, mga papuri, no, sa aking Panginoon. Kanyang sinabi, katotohanan, ang iyong Panginoon ay gustong-gusto niya ang alhamd. Okay, gustong-gusto niya. Ibig sabihin, gustong-gusto ng Allah na siya'y pinupuri. Okay? Pero tayo, hindi natin pwede magusan na pag, alam mo, pag pinupuri tayo ng mga tao, yung tainga natin, gumaganon eh. Umapalaklak, no? Halos silipad ka nito. Sobrang laki ng palakpak ng tainga mo. Subhanallah. Pagkatapos, ibagsak ka mamaya. Subhanallah. Kaya hindi talaga. Kaya nga sa atin, di ba sa atin, sa lamuan, sa kapag pinupuri ka ng labis ng tao, kumuha ka ng buhangi, i-ano mo sa ano, ihagis mo sa kanyang mukha. Kasi para yan ay ano ng syaitan, mga kapatid. Yan ay patibong ng syaitan upang ang tao ay maging mayabang at maging palalo. You know? Kaya ito ay para lamang, ito ay bagay na talagang sa Allah, katangian lamang talaga ng Allah, subhanahu wa ta'ala. Okay? At gustong-gusto yun ng Allah na siya'y pinupuri at siya'y tinataas at siya ay pinasasalamatan. Yan ang una, mga kapatid. Unang kabutihan ng pagsabi ng alhamd ay ito ay gustong-gusto ng Allah, subhanahu wa ta'ala. Pangalawa, mula sa laysay ni Jabir bin Abdullah radiyallahu anha, sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afdalu dhikri la ilaha illallah wa afdalu du'a alhamdulillah. Ang pinakamainam na dhikir, pag-alaala sa Allah ay ang la ilaha illallah, at ang pinakamainam na du'a ay walang iba kundi ang alhamdulillah. So ibig sabihin, ang alhamdulillah hindi lamang siya dhikir kundi du'a. Hindi. Iba naman ang Allahu Akbar. Okay? Alhamdulillah. Ibig sabihin, pag sabi mong alhamdulillah, hindi mo lamang inaala lang Allah bagkus nagdudua ka sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pag sabi mong pag-alibawa pa iba, dumating na maano sa'yo na hindi mo nagustuhan, alhamdulillah, na parang pinudua mo sa Allah, ya Allah, ikaw ang nagtalaga nito, ikaw ang nagkadar nito, at batid ko na ito'y nakakabuti sa akin, ibigay mo sa akin ang kabutihan. Okay? So yun ay tinatawag na sabihin natin ay dua. Ulitin ko, ang pinakamainam na dikir ay ang la ilaha illallah, at ang pinakamainam na dua ay ang alhamdulillah. Okay? Pangatlo, mga kapatid, mula sa laysay ni Anas bin Malik radiyallahu anhu, sinabi ng propeta sallam, ma an'amallahu ala abdin ni'matan faqala alhamdulillah illa kana alladhi a'ta afdala mimma akhad. Subhanallah. Ang Allah ay hindi nagbibigay ng pagpapala sa sino mang alipin, at siya ay nagsabi ng alhamdulillah maliban kung ano ang kanyang ibinigay, which is sa papuri ay higit na mabuti kaya sa kanyang natanggap na pagpapala. Okay? Ano ibig sabihin, mga kapatid? Ibig sabihin, mga kapatid, na kung ano yung ibinigay mo, you know, kung ano afdala mimma akad, ibig sabihin, ito yung higit na, sabihin natin, ito yung higit na nakakabuti kaysa kung ano yung natanggap mo. You know? So, yun yung pagsabi ng tinatawag na alhamdulillah. Subhanallah. So, walang duda, mga kapatid. Sa tuwing sinasabi mo pala yung tinatawag na alhamdulillah, diba? Ay, may yung result nito ay higit na nakakabuti. Diba? So, kapag yung return nito, alimbawa, kapag kaya dumating sa atin yung mga bagay na hindi maganda para sa atin, sabi ng alhamdulillah. So, wala siya pala, wala para sabihin. Wala, kahit anong klase niya na pwede mo siya alhamdulillah. Yes. Any situation. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Eh, pagdarating, kumusta ka na kapatid? Alam mo na marami kang problema, pero sabi mo, alhamdulillah. 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 Bro, kasi ganito. Si ano kasi ganito. Wala na. Wala na yun. Hindi naka-specify sa isang sitwasyon, hindi naka-specify sa isang pagkakataon, hindi naka-specify sa isang tinatawag na lugar. Okay, pangkalahatan to. You know? Pagkay, mabuti man o masama, okay, sasabihin mong alhamdulillah. Okay? Pagkasalanan, syempre, astaghfirullah talaga. Alam mo, sabihin mong alhamdulillah. Pagkikipag-away ka lang sa alhamdulillah. Para sa alhamdulillah, nakikipag-away ako. Ganon. Ang alhamdulillah, hindi pwede gamitin sa masama, kapatid. Okay. Masama ba? Masama na, which is pagsuway o kay paglabag sa sharia. Sabi mo, alhamdulillah. Ano na? Alin ba, makikipag... Alin, makikipag-inom nga, sabi mo, alhamdulillah. Isyada. Tapos sigarilyo, di ba? Tapos sigarilyo, sabi mo, alhamdulillah. Bismillah.
Malinaw? Subhanallah. Mangangalun niya ka sa Pasko. Alhamdulillah, nangalun niya ka. Yadan billah. So, ibig sabihin, yung bagay na ito, hindi pwedeng gamitin sa pagsuway at paglabag sa Allah subhanahu wa ta'ala. We're talking about na ano ba, yung good and bad, ibig sabihin, ba na dumating sa'yo ng mga bagay na, kumbaga, para sa'yo masama, negatibo. Yun, yun. Na hindi mo hawak, hindi mo saklaw, hindi mo control. Sinasabi mo, alhamdulillah. Kasi, okay? Sir, kaya ko nasabi yun, kasi meron akong na talagang siya yung mali, mali talaga siya, nagpaparakas niya hindi tama. Pero nagsasalita siya ng mga salita ko ganda, okay, Tandaan po na, okay, ganun yan, ganito yan. Tandaan po natin, wallahi, kahit gaano kasamang isang tao, may kabutihan sa kanya. Hindi natin pwedeng ipagbawal sa kanya yung pagzikir sa Allah, bagamat alam natin na meron siyang masamang katangian. At kahit, eh, kaysa naman na masama siya, tapos hindi siya nagzikir sa Allah, anong gusto mo? Okay? Yung may pangit na pag-uugali, pero at the same time, nagdi-decree sa Allah. Di ba? Para alam mo, para may pinagdadaanan si brother. Parang grabe ang kanyang galit doon sa taong yan. Okay? Siya, tama ba naman? Tama ba naman siya? Matuwa-tuwa siya kung naging maganda. Sinasabi niya. Hindi ka nagdi-decree siya. Pero wallahi, mas mainam pa sa isang tao na ganyan. Kasi unang, nobody's perfect, mga kapatid. Kasi kung siya, ang pagkakaiba lang siguro sa'yo, yung sa'yo sa kanya, o sa kanya, sa atin minsan gumagawa tayo ng masama at pagsuway na pasikreto. Pero siya minsan nagiging hayagan. Vulgar. Diba? Vulgaran. Pero at the same time, kahit paano, nagdi-decree siya. Kahit paano, nagdarasal siya. Okay. Yes. Yes, indeed. Kasi ano sabi ng sa Quran? Innal hasanat yudhibna sayyiat. Tunay na ang kasamaan at ang mga masamang gawain nabubura nito sa pamamagitan ng mabuting gawain. At kabilang sa mabuting gawain, pagbabasa ng Quran, pagdedikrisa Allah subhanahu wa ta'ala. 'Di ba? So, I mean, at least may kabutihan siyang ginawa sa bagay na 'yon, mga kapatid. 'Di ba? Kaysa naman na masama pa siya, wala pa siyang dikir, wala na. Di ba? Oo. Walang ano. Ibig sabihin, purihin mo yung kanyang kabutihan. Kaya natawa ka maligat. Sorry. Nag-iisip lang ako, bakit gano'n siya magsalita? Gumawa siya ng hong, tapos nag-iisip lang ako. Hindi ba sa'yo? Sabi mo, mashallah. Mashallah. Di ba? Malay mo, kasi may mga, binawi lang niya doon sa yung kanyang ano ba? Yo, di ba? Okay, binawi niya yung, alam niya na mali yung kanyang ginawa, pero binawi niya sa pamagitan ng ibang bagay na ano. Di ba? Okay, we don't know, of course, we don't know. Pero at least kahit paano, nagdi-decree siya sa Allah, subhanahu wa ta'ala. Okay, at yun ang kabutihan sa kanya. At mula sa salaysay, ganyan din bilang tinatawag na kaano ng kabutihan, no? Ng alham, mula sa salaysay ni Ibn Umar radiyallahu anhu, sinabi ng Propeta salam, inna abdan min ibadillah, kala ya Rabbi, lakal hamdu kama yambagi li jalali wajhik wa azimi sultanik, fa'adalas bil malakaini falam yadriya kaifa yaktubaha fasa'ida ilallahi faqala ya Rabbana inna abdan kad kala makalatan la nadri kaifa naktubuha. Qala Allah wa huwa a'lam bima qal abduhu, madha qala abdi, qala ya Rabbi innahu qala lakal hamdu ya Rabbi kama yambagi li jalalika wajhika wa azimi sultanik, faqala Allahu lahuma uktubaha kama qala abdi hatta yalqayani fa'ajazihi biha. Sabi niya, ang isang alipin ng Allah minsan ay nagsabi, O Allah, iyo ang hamd. Sabi niya, alhamdulillah, sinasabi ng atin, alimbawa tayo, alhamdulillah, sinasabi natin, naangkop para sa karangalan at ng iyong mukha at kadakilaan ng iyong kataas-taasang kapangyarihan. Kapag sinabi mo, mga kapatid, yung bagay na ito, yung pagsabi ng alhamdulillahi kama yambagi li jalali wa azimi sultanik wa wajhika wa azimi sultanik, isulat ko yung ano na ito, ha? Isulat ko yung magandang ano na ito. Kasi alam mo ba kapag sinabi yan, subhana, nag-aagawan yung mga anghel. Okay? Ano yon? Ito yung pagsabi ng alhamdulillah. Alhamdulillah. Okay? Alhamdulillah. Ay, sorry. Alhamdulillah pala. Alhamdu kama. Alhamdulillah.
Pwede mo rin siyang alhamdu, alhamdulillah, walang problema. Pero dito sa hadith na ito, alhamdu. Okay? Alhamdu kamayang bagi li jalali. Kama yang bagi li jala. Okay, li jalali wajhi, wajhi ka. Ijalali wajhik wa azimi sultanik. Okay, anong ibig sabihin yan? Ang ibig sabihin, ya Rabbi lakal hamdu. Okay? Ibig sabihin, O Allah, iyo ang hamd, papuri, na angkop para sa karangalan ng iyong mukha. Lijalali, kamayang bagi lijalali wajik. Na angkop sa karangalan ng iyong mukha. At sa kawa-azimi sultanik, at kadakilaan ng iyong kataas-taasang kapangyarihan. Yan ang ibig sabihin nun. Oh. Wa-azimi sultanik. Kapatid, kapag, alam mo ba kapag sinabi mo at binigkas mo yon, ang dalawang anghel ay nalilito kung paano isusulat ang mga salitang ito. Nalilito. Azimi. Azim. Parang subhanarabbil azim. Okay? Ang dalawang anghel nalilito kung paano isusulat ang mga salitang ito. Kasi ba yung mga anghel, meron tayong anghelang taga-sulat na lahat ng mga sinasabi natin at binibigas, sinusulat. Pero malilito sila sa pagkakataong ito kapag binasa mo yan, pag binanggit mo yan. Malilito pa paano nila isulat. Ibig sabihin, parang napakabigat sa kanila na isulat yung mga kapatid sa panampalatayang Islam. Okay, kaya't umakyat sila, ang anong gagawin na nga, aakyat sila tungo sa Allah at magsasabi, O aming Panginoon, ang isang alipin ay nagbigay lamang ng isang pahayag at hindi kami sigurado kung paano itatala ito para sa kanya. Avimi, okay? Hindi kami tinatawag na ano? Ibang hindi kami sigurado paano ito isulat para sa kanya. At sinabi ng Allah habang siya ay may higit na nakakaalaman sa sinabi ng kanyang alipin. Sabi ng Allah sa kanyang dalawang anghel na ito, ano ang sinabi ng aking alipin? Kanilang sinabi, O Allah, iyo ang hamd. Ito yung sasabihin, no? Alham, ya Rabbi lakal hamdu kama yambagi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Yun yung sinabi niya Panginoon. Okay? Sinabi ng Allah sa kanilang dalawa, isulat ninyo ito kung paano sinabi ito ng aking alipin hanggang sa makatagpo ko siya at pagkatapos ay gagantimpalaan ko siya para rito. You know? Siya hanggang sa makatagpo siya. Paano niya sabihin yun? Isulat nyo yun? Hanggang sa makatagpo ko siya, ibig sabihin hanggang sa bawian ko siya ng buhay at makatagpo ko siya at ako na ang bahala na gagantimpala sa kanya para rito. So yun mga yun ang gantimpalan pa sa pagsasabi ng alhamd, mga kapatid. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi liwajhika wa azimi sultanik. Oh, kama yanbaghi li jalali wajhik wa azimi sultanik. Okay, malinaw mga kapatid? So yun yung mga gantimpala sa pagsasabi ng alhamd. Kaya ugaliin natin na magsabi ng alhamdulillah sa anuman ang bagay na kalagayan natin dahil ito ay babalik ang resulta at ang maganda na resulta ito sa atin mga kapatid sa panampalatayang Islam. Okay. Now, bilang tinatawag na panghuli sa alhamdul mga kapatid sa panampalatayang Islam, ang al, das alham. Merong diyan makikita natin, di ba, alham. Ano bang ibig ipahiwatig at ibig sabihin ng al, daan sa alif lam? Ang al o alif lam, bago ang ham, ay sumasaklaw sa lahat ng uri ng pasasalamat at pagkalugod para sa Allah. Yan ang nagpapahiwatig. Kasi pag hamd mo lang siya, hindi siya kumpleto. Okay? Kapag nilagay ng al, nang ibig sabihin ito mga kapatid ay, ito ay definite. Definite no? Sa grammar, ang al dyan ay definite siya. Okay, and kapag hamd ang indefinite, kapag mayroong al ay definite. Okay? Ang al-ja'an, sa pagdating sa tinatawag na alhamd,
ay sumasaklaw sa lahat ng uri ng pasasalamat at pagkalugod para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya pag tinanong kayo sa quiz, ano ang ibig sabihin at sinasaklawan ng aljaan? Ito ay sumasaklaw sa lahat ng papuri o lahat ng uri ng pasasalamat at pagkalugod para sa Allah. Kaya ang litrang alif at lam, bago ang salitang hamd, ay naglilingkod upang sumaklaw sa lahat ng uri ng pasasalamat at pagpapahalaga at pagkalugod sa Allah subhanahu wa ta'ala. Nakasaad sa hadith na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma lakal hamdu kullu wa lakal mulku kullu wa biyadikal khairu kullu wa ilayka yurja'ul amru kullu. O Allah, lahat ng papuri at pasasalamat ay para lamang sa iyo. Ikaw ay nagmamay-ari ng lahat ng bagay, lahat ng uri ng kabutihan ay nasa iyong kamay at lahat ng bagay ay ibabalik sa iyo. Okay, yun po ang ibig sabihin ng alif, alam, jaan sa tinatawag na ham. Anong ibig sabihin ng alif lam? Anong sinasaklawan dyan? Sumasaklaw sa ano? Sa lahat ng uri ng pasasalamat at pagkalugod para sa Allahu subhanahu wa ta'ala. Okay? Okay, pag sa mga alhamdulillah, sabihin, lahat ng bagay ay kabutihan. 'Di ba? Lahat ng bagay ay kinalulugdan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. 'Di ba? Dumating sa iyo yung bagay na negatibo, alhamdulillah kasi bakit ito ay kinalulugdan ng Allah para sa akin. 'Di ba? Ito ay kabutihan, no? Para sa akin. Dahil ang Allah nagtatakda nito, kaya alhamdulillah para sa kanya. Okay? So yung mga kapatid, so any question? Walang katanungan sa bagay na yan? Now, kung walang katanungan, i-check ko lang para tumutin yung sumbo ko. Lijalali wajib. Di ba sa wajib kayo, wajib ka? Wajib ka rin. Ano yung binanggit ni Ibit niya kasi dun sa pagsasabi ng tatang ng kanila? Ano yung kinakabuto ng kanya sinabi ni Ibit na wajib? Eh? Hindi, pinabas. Yung di pa may na-recheck tungkol sa pagsabit ng alhamdulillah. Ano yung pinakabot ng pagkakarito? Hindi ko maintindihan ang tanong mo. Di ba may sinabi niya, may sinabi ka na binagkit ni pinabas na pagsabit ng alhamdulillah? Ah, okay. Binabas si Ibn Umar. Si Ibn Abbas. Ibn Umar ata. Ah, ito ka, yung ano, yung pagsabi ng alhamdulillah. Ano ba yung pinakabot? Ay, yung hadith ba sinasabi mo? Ayong ano, okay. Sabi ni Pinabas, ang alhamdulillah ay pahayag ng pagpapahalaga at paghanga. Papahalaga at paghanga. Yes, paghanga. Kapag sinabi ng alipin ang alhamdulillah, sabi ng Allah, pinuri ako ng aking alipin. Okay, yun. So, nalisto ka ba? Kasi wala pa yung aking sundo. Now, pag-usapan natin yun, tinatawag na? Binanggit ni Ibn Abbas. O, napangkay sa alhamdulillah. May dadawot na kayo sa alalihan sila ala abdil kita. Basak man po. Bejas. Brief. Okay, dapat tayo ngayon sa sumunod is alladhi anzala ala abdil kitab. Ang ibig sabihin na siyang nagbaba bilang kagandahang loob sa kanyang alipin si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng dakilang Quran. So ang kitab dito ay anong kitab dito? Quran. Dapat yan sa exam, di ba? Kabila sa pangalan ng Quran, ayan? Abdi, ano abdi dito sa pangalan ng alipin? Tulungin na alipin, si? Si Propeta Muhammad. Meron naman sumanod. Alimuddin. Propeta. Alam mo, ano ang mga aral na maaaring makuha natin dyan sa phrase na yan? Alladhi anzala ala abdihil kitab. Unang
punto ng kapakinabangan na makuha natin dyan, na ang kapahayagan ay ibinaba. Ang revelasyon ay ibinaba at hindi kusang bumaba. Okay, malinaw? Pag sinabing ibinaba, mayroong nagdala. Mayroong tinatawag na nagdala. At kapag may nagdala, mayroong nagpadala. At kapag may nagpadala, mayroong pinadalahan. Okay, tanong. Okay, tanong ngayon. Sino ang nagpadala? Ang basbahan mo sana. Sino ang pinadalahan? Sino ang nagdala? Ano ang dinala? Perfect na sa exam. Okay? Perfect na sa exam, mga kapatid. Kahit ba mawaya, ay lang pagpalito na. Kita ko, okay lang. Wala naman. Walang problema. Kita. Consider yun. Okay? Nino? Pero sa totoo lang, naman talaga sa Alkitab. Okay. So, binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala sa iba't ibang pagkakataon sa banal na Quran, hindi sa pagkakababa ng kapahayagan, ang ilan dito ay ang mga sumusunod. Minsan, binanggit bilang siga fa'il or siga or fa'il majhul o passive form. O, minsan, yung pagkakabanggit dito, kasi yung anzala kasi anzala. Sa Arabic grammar, at sa okay, maging sa grammar na usapin, ang tawag dyan is active form. Active form yan. Sa grammar, di ba? Active form. Iyon ko lang kung napakalan yung grammar. No, passive form. Okay. Yung pangalawa, yung passive form. Halimbawa, sa Tagalog, mayroon akong dalawang halimbawa sa Tagalog. Okay? Kinain? Ano? Kumain. Kinain? Kumain. Ang tanong ba yung design nyo dito? Saan dito sa dalawa ang active at saan sa dalawa nito ang passive? Kumain. Okay, ang active saan dyan? Kumain. 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 Active siya, kumain. Hindi siya active na ano talaga ha? Sabi natin, ang pagkakaiba ng tinatawag na mga kapatid, you know? Okay, nandun na, ang active, nandun na yung doer. Okay? Yes, doer. Ang passive ay hindi absenso yung doer, hindi alam kung sinong gumawa. Pero nangyari. Yes, nangyari, marunong yung tinatawag nangyari. Pwede siya maging passive. Kasi ang passive, dalawang nasi, either passive or present tense. Okay? So ang kinain, di ba, sabi natin tinatawag na saging. Ang object dito. Okay? So dapat kumakain. Ha? Present tense kumakain. Hindi, never in the past tense. We're talking about the past tense. Kasi ang ginagawa natin ito by past tense, hindi gawin natin present tense. Pero ang sample natin dito is past tense. Okay na? Okay. Kinain, di ba, kinain, tinatawag na saging. Tapos meron dito, di ba, kinain ang saging. So complete sentence na siya, right? No, hindi pinakit kung sinong gumawa. Di ba? Kung sino yung doer. Pero complete sentence na siya. Di ba? So ang tawag dyan, ang tawag sa verb na yan ay passive. Passive form. Ang kumain, halimbawa, kumain ng saging si ano, hindi complete yung sentence. Kumain ng saging, sino? Di ba? So kailangan babanggitin yung doer. Kumain ng saging si ganito. Okay? So yun ang pagkakaiba ng passive sa ka-active. Ang active, hindi magiging kompleto ang sentence maliban lamang na babanggitin yung gumawa. Yung passive, hindi ba nagiging kompleto ng sentence kahit wala pa yung, kahit hindi binanggit yung gumawa. Yun ang pagkakaiba nun. Okay? So yun yung tinatawag na passive at saka pa-active form. Okay. Now, sa tinatawag na ano, dito, ang ginamit na mga kapatid, is anzala. Active form. Kaya sa tanong, sino ang nagbabakal dito? Bumalik sa tinatawag na Allah. Alhamdulillah, ilalhi anzala. E binanggit sa sentence ang tinatawag na doer. Okay. Minsan, sa pagbanggit ng pagkakapahayag ng wahi, ng revelation, binanggit ang passive form. Passive form, binanggit. Marami yan. Una, halimbawa, ang tawag dyan mga kapatid sa Arabic is sira.
Or sira, or tinatawag na fi'il. Okay? Fi'il majhul. Ibig sabihin ay passive form. Okay? Na kung saan, kapag ang anzala ay active form, ang passive form ng anzala is unzila. Unzila. Anzala, unzila. Okay? Yan ang passive form niya. Dito is anzala, active form. Pagdating sa passive form, unzila. Un. Okay, binabanggit yung lower. Okay? So, ganun, halimbawa, sa matatagpuan niya sa Surah 2 Al-Baqarah, Chapter 2, Verse 4. Ano pong sabi ng Allah? Walladina yuminuna bima unzila ilayka, wama unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Ginamit ula unzila. Okay? Sila naniniwala sa kung anong ipinahayag sa iyo. So, hindi pinahayag kung sinong nagpahayag. Pero automatic understood na yun sa isip natin. Nang lang iba, kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi lang binanggit doon sa sentence kung sino ang nagpahayag. Okay, yun yung pagkaiba ng passive at saka active. So, minsan ginagamit ito sa siga na passive at minsan dumadating sa siga na active. Okay? At minsan din, yung active na ito ay, halimbawa, anzal. Minsan dumadating na anzal to anzal na. Binaba ko, binaba namin. Okay? Binaba ko at binaba namin. For example, sa Anzal to, sa Surah Al-Baqarah, verse 41. Ano sabi ng Allah? Wa ma'uminu, wa aminu, bima Anzal to, musaddika lima ma'akum wala takuno awala kafirin bih. So, Anzal to yung ginamit. Okay? Minsan ginamit na Anzal to, minsan ipinahayag ko, ibinaba ko. Okay, malinaw? Dito ay tumutukoy na ang Allah mismo nagsabi na binaba ko. Which is tinatawag na mutakallim. Oh, first person. Sa ibang ayan naman, sa Surah Al-Baqarah din, verse 99, ang ginamit is anzalna, binaba namin. Walakad anzalna ilayka. Ayatin, bayinatin, wa mayakfuru biha illal fasikun. Ipinahayag namin sa iyo, Muhammad. Binaba namin sa iyo, Muhammad. Yung anzal to, ibinaba ko, Muhammad. Okay? Dakilang mo na aking ipinahayag kay Propeta Muhammad. You know? So yun yung mga iba't ibang pagkakataon kung paano dineliver ang tinatawag na pagkakapahayag ng banal na Quran. At marami pang ibang ayat sa banal na Quran, mga kapatid. Now, dadako tayo ngayon sa kalagayan at kaparaanan ng pagbaba sa kapahayagan sa Propeta. Paano ba ibinaba ang kapahayagan? Ito ba yung alam lang natin, dala-dala ni Anghel Jibril? O mayroon pang ibang pamamaraan ng pagkakapahayag, ng kapahayagan kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Okay, sa palagay nyo, mayroon pa kayong alam? Masyaallah, tabarakallah. So, marami yung mga kapatid. So let's talk about the, sabi natin, kalagayan at kaparaanan ng pagbaba ng kapahayagan sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So mayroon iba't ibang paraan ng pagbaba ng kapahayagan sa Propeta Salam. Ito ay kinabibilangan ng mga sumusunod. So yan natin, ha? I-inform pa natin. Okay? Okay, unang kaparaanan, ar-ru'ya sadiqa. Yan ang una. Ar-ru'ya sadiqa. Ar-ru'ya. Ibig sabihin ay Thank you.
totoong pangitain. Panaginip or pangitain. Yan ang ibig sabihin. So, ipinahayag ang banal na Quran sa pamamagitan ng Ruhul Yasadika o totoong panaginip. Actually, yun talaga yung unang pamamaraan. Okay, na ang first lang ay nanaginip at ang panaginip sila may totoo. Anong patunay dito? Mula sa laysay ni Umm al-Mu'minin Aisha radiyallahu anha, na kung saan sinabi, awalu ma budi abin ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-wahi ar-ru'ya sadiqa fi an-nawm. Fakana la yara ru'yan illa ja'as mithla falaq as-subh. Ang pagsisimula ng banal na inspirasyon o kapahayagan sa propeta sallam ay sa anyo ng mabuting matuwid na tunay na mga panaginip. Sa kanyang pagtulog. Ito literally na naginip propeta sallam, mga kapatid. Hindi siya nagkaroon ng panaginip maliban na lamang na natupad ito tulad ng maliwanag na liwanag ng araw. Ibig sabihin, kung gaano kaliwanag ang liwanag ng araw, ay ganun kaliwanag ang panaginip ng propeta sallam bilang totoo na nangyayari. Hindi, mga kapatid? Okay. Kaya nga't ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay walang nakita sa kanyang mga panaginip na hindi natupad. You know? Ang katumpakan ng pagpapatunay sa pangitain at pagpapatunay nito ng eksakto tulad ng nakita mismo ng propeta sallallahu alaihi wasallam ay isang paghahanda para sa sugo ng Allah upang ang Quran ay mahihayag sa kanya habang siya ay gising na naroon sa tinataw na puso. Kaya naman walang anumang bagay mula sa Quran ang ipinahayag maliban sa pamamagitan ng mabuting panaginip. At ang panahong ito ng paghahayag ay tumagal ng 6 na buwan. 6 months, mga kapatid, yung tagal ng proseso na ito. Kasi inihahanda ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kapag bumagsak na ang Quran sa kanya. Padali na itong tanggapin, mag-absorb sa kanyang puso. Okay? Yun yung paghahanda na ginawa ng Allah kay propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pinapakitaan siya sa mga panaginip, mga pangitain. Di ba? Mga bahagya-bahagya upang sa ganun pag dumating na mismo yung wahi, yung mismong dala-dala ni Amin Jubil alayhi salam na minsahi ay hindi na siya magbigatan. Okay, yun, mga kapatid, sa panabalat ng Islam. Kaya ang tunay na pangitain ay itinuturing na isa sa mga pagpapakilala sa paghahayag ng kapahayagan sa propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Yan ang una, mga kapatid. Pangalawa, pagkakaroon ng kapahayagan sa anyo ng isang lalaki. Okay? Ibig sabihin, nag-aanyong lalaki si Anghel Jibril alayhi salam. Ipinahayag ang wahi, ang revelasyon kay propeta Muhammad sallam sa pamamagitan ng anyong lalaki na ang totoong anghel yun. Okay? Mga kapatid, pinatanong, alam mo kung sino yung mayroong sahaba na kung saan ay ginagaya ang forma niya ni Anghel Jibril alayhi salam. Okay, ang ikalawang paraan ng paghahayag na bumaba sa propeta sallam, si Jibril alayhi salam ay bumababa sa imahe ng magandang sahabi. Ibig sabihin ng magandang yun, maganda ginagamit lang sa babae, hindi. Pwede gamitin sa lalaki yan, general po yan. You know? Sa isang magandang sahabi na si, sino? Dihya al-Kalbi. Okay? Sa katauhan o sa imahe? Ayon sa imahe? Dihya al-Kalbi. Dihya al-Kalbi. Okay? Dihya. Ginagamit ni Anghel Jibril alayhi salam na kapahintulutan ng Allah ang mukha ng sahaba na ito. Dihya. Hindi Dihya. Dihya. Okay? Dihya al-Kalbi. Ang sahaba na si Dihya al-Kalbi, mga kapatid, ay may magandang hitsura. Ibig sabihin, kaayayang hitsura. Guwapo sa mga tuwid. No? Okay, bukod sa kanyang hitsura ng mga guwapo, siya ay maputi. Siya ay tinatawag na maputi. At may kasabihan nga na si Dihya al-Kalbi ay kahawin ni Jibril alayhi salam.
Kaya pag tinanong kayo, sino ang sahaba na kahawin ni Jibril alayhi salam? Walang iba kundi si Dehya. Si Abdullah. Si sahaba pa na Abdullah na. Si Abdullah. Abdullah. Ha? Kaya si Jibril alayhi salam ay bumaba sa anyo ng tao. Siya ay makikita nila mula sa sugo ng Allah sa anyo ni Dihya al-Kalbi. At mula sa nabanggit tungkol dito ay ang sanaysay ng dakilang kasamahan na si Usama radiyallahu anhu, na sinabi niya anna Jibril alayhi salam ata nabiyallah sallallahu alayhi wa sallam wa indahu Ummu Salama قال فجعل يتحدث ثم قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة من هذا أو كما قال قالت هذا دحية قال فقالت أم سلمة أي والله ما حسبت إلا إياه حتى سمعت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يخبر خبرنا أو كما قال ipinalam sa akin na si Jibril ay dumating sa sugo ng Allah at kasamaha at kasama niya si Um Salama. Sino si Um Salama? Asawa ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, asawa niya, at nagsimula siya makipag-usap sa kanya. Siya pagkatapos ay tumayo kung saan ang sugo ng Allah ay nagsabi kay Um Salama, alam mo ba kung sino siya at ano ang kanyang sinabi? Nandun si ano, si Dihya, na hindi ginamit yung tanatawag sa katauhan ni Dihya. Sabi na gano'n ba? Gano'n ang gumamit ng anyo ni Dihya. Okay? Kaya sinabi ni Um Salama, siya si Dihya al-Kalbi, at iniulat na si Um Salama ay nagsabi, sumpaman sa Allah, wala akong ibang palagay kundi siya lamang si Dihya. Hanggang sa narinig ko ang khutba ng Propeta Salam na sinabi sa kanya tungkol sa amin. So yun ang patunay na gumagamit siya ng Jibril alayhi salam ng anyo ng sa isang sahaba, na isang sahaba na ito, mashallah tabarakallah, di ba? Talagang walang binatbat yung mga model, yung mga itsura ng mga artista. Okay? Dapat pa din sila ng mga malik. Parang siya ng malik. Okay. Ako din bilda. Ah, alhamdulillah pala. Bilis ka. Okay. Kaya mula sa anyo ng paghayag na ito, mga kapatid, ay itinuro na ang mga anghel talaga ay kumukuha ng anyo ng mga tao. Kaya ikapahintulutan ng Allah subhanahu wa ta'ala. You know? Pangatlo, mga kapatid, na pamamaraan kalagay ng pagkababa ng kapahayagan, patutuos sa mga panatandaan ng pagkapropeta. Okay? Ito yung patutuo sa mga panatandaan ng pagkapropeta. At yan ay marami, mga kapatid, sa pananampalatay Islam. Maraming bagay ang nangyari sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na itinuturing na tanda ng kanyang pagkapropeta. At kabila sa mga panatanda ito ay ang mga sumusunod. Una, ang pagtalaga ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para sa mga miqat or station. Di ba mayroon tayong miqat? Al-Makaniya. Mikat, alin mo, mikat ng mga taga Madina, mikat ng mga taga ganito, taga Sham, mikat ng mga taga Iraq, mikat, di ba, alam natin yan? Okay? Ito mga, ang tawag dyan, miyakat, yung magandang nag-umbra ka sa kahaj? Ang tawag dyan is miyakat. Station ba? Station. Kung saan papasok yung Iraq? Station. Alam mo yan, bro? Alam mo yan? Pagitan. Hindi naman sa border. Ang tawag dyan is station. Ang nagtalaga ng station na yun, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito'y may kinalaman sa tukoy na lugar. Kaya nga dalawang klase ng miyakat sa usapin ng hajj at saka umrah. Miqat zamaniya at miqat makaniya. Miqat may kinalaman sa lugar at miqat may kinalaman sa zaman, sa panahon. Isa may specific na panahon ng hajj. You know? Okay. Para sa mga bansang, ito yung mga itinalaga na Propesa lang, para sa mga bansang hindi pa nasakop. Hindi pa nasakop noon. At tandaan natin, kailan ba nangyari ang pananakop? Nag-extend yung Islam after ng Propesa lang. Sa panahon ng mga sahaba, panahon na ni Ali Umar bin Khattab, na naabot nila, nasakop nila yung Sham. Diba? So, dito, mapapansin natin dito, mga kapatid, na Propesa lang may nag-mikats na, naglagay ng mikat sa mga taga-limbawa ng mga taga-Sham. Ang mikat ng mga taga-Sham ay ang Jufa. Alam niyo Jufa? Sa may Rabir. Rabir. Rabir.
Diyan sa ano, pupunta ng ano, unang bangwag yan po. Rabir. Rabir. Okay? Hindi yung rabig. Ang tamang pag-uwi sa rabir. Okay? Rabir. So, ano rabir? Rabir. Rabir. Okay? Ang pangalan ni Kadyan is Al-Juhfa. Al-Juhfa. O, sinabi. So, inatas, ang inatas, itinilagang profesor na ngayong lugar ng Juhfa ay nikat ng mga taga-Syam. So, samantalang, hindi pa nasagot sa mga sa time na yun ang tinatawag na Syam. Diba? At din yun yung nikat ng mga taga, yung taga-Iraq. Okay, para sa mga satanan, para sa mga taga-silangan, which is particularly yung mga Iraq, meron siyang mikat dyan sa may Taif na ngayon, hindi na siya kilala. Okay, kasi ang mikat kayo ng... Pwede ka sa pinta natin? No, hindi. That air po. Meron siyang natawag na ano? That air. Okay? Kaya that air, mga kapatid. Subalit ngayon, baka sa lamang siya, hindi na siya napuntahan ng bilang nila. Hindi ko naman sa akin. Hindi. Iba. Kasi ang kinimikat ngayon ng ano, ay mga taga-Iraq, kapag tutuloy-tuloy kayo kasi tayo may bagsak niyan, o nang iba kundi ang Silal Kadir. But anyway, nasali niya ng that Iraq ay walang iba kundi mikat ng mga taga-Silangan. At ang mga mikat na ito ay nakamit na maglaon mga kapatid sa panapalating Islam. Okay? Hindi siya mismo nagtalaga ng lugang na ito ay mingat ng mga taga ano. Agad yun ang atas pa yun. Oh. Ibang yung ilang lang, mingat ng mga taga Jizan. Oh, ilang lang. Pagdaling ka sa Madina, mingat ng Abir Ali. Ang tawag dyan is Abir Ali. Okay. Pag tayo naman galing sa Taif, meron dyan sila Al-Kabir. Yan, mikat na yun. Ay, galing sa Jeddah. Ang propeta naman sa Pagjida, taga dyan, dito tayo mikat natin. Kung saan tayo na nakatira dito. Okay. Pangalawa sa, ano na ito mga kapatid, marangal na pinagmulan. Okay? Anong ibig sabihin ng marangal na pinagmulan? Sinabi ng propeta, lang inna Allah ta'ala khalaqal khalqa faja'alani fi khairihim thumma ja'alahum firqatayni faja'alani fi khairihim firqatan thumma ja'alahum qabaila faja'alani fi khairihim qabila thumma ja'alahum buyutan faja'alani fi khairihim baitan fa ana khairukum baitan wa ana khairukum nafsan. Sabi niya, nilikha ng Allah na makapangyarihan sa lahat ang sangkatauhan at inilagay ako sa pinakamabuti sa kanila. Pagkatapos ay ginawa niya silang dalawang pangkat, no? Yung dalawang pangkat yung sangkatauhan, dalawang pangkat at inilagay ako sa pinakamabuti sa mga pangkat. Pagkatapos ay ginawa niya sila mga tribo at inilagay ako sa pinakamahusay na tribo, tribo ng Quraysh. Okay? Pagkatapos ay ginawa niya sila mga tahanan at nilagay ako sa pinakamahusay sa kanila. Kami ang pinakamahusay sa inyo sa pamilya, ng tanatong Bani Hashim, kasi Bani Hashim ang Quraysh kasi marami-raming pamilya yan. O Bani Hashim, Bani Abdul Mutaw, ano, ganito, ganyan. At kami ang pinakamahusay sa inyo sa pamilya at ako ang pinakamainam sa inyo sa sarili. Okay? So, mismo ang propesa lang, yun ang tinatawag ng papatunay ng marangal na pinagmulan. Okay? Yun ang bahagi ng patutuos sa palatandaan ng pagkapropeta. So, note is, pagbaak ng dibdib ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alam natin yung history, no? Binaak ang tinatawag na dibdib, mga kapatid. Sa paglalarawan ng sugo ng Allah na nakita niyang dalawang lalaki na hindi pa niya nakita noon, at siya ay inihiga nila. Si Professor lang binaak ang kanyang dibdib ng walang sakit o dugo at naglabas ng isang itim na namuong dugo mula sa kanyang dibdib at inyong puso at inalis ang puot at inggit, no, doon sa puso na yon at ipinagilala sa kanya ang habag at kinahikay na hunan at inugasan ang kanyang puso ng malamig na tubig mula sa zamzam. Tinatakan nila ito ng tatak ng pagkapropeta. Diba? Sabihin, yun na yung mga patutuon ng mga pagkapropeta ng propeta sa Masyalat wa Barakallah, no? Na ulapan pala noon ay hinugasan na ang kanyang puso. Ikaw, kumusta ng puso mo? At ganyan din, mga kapatid, sa panampalatay Islam, natin yung sundo ko, subhanallah, nung oras na. Grabe, sir. Hindi ka lang sundo yung traffic. Dito ko lang daw. Sabi ko, traffic daw. Pangsunod ay balita ng kanyang pagkapropeta sa mga angka ng kasulatan. Alam natin yan, kasi sa mga angka ng kasulatan, alam nila kung patungkol kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay? Kaya ang balita ng kanyang pagkapropeta ay matatagpuan sa Tura. Patagpuan niya sa tinatawag na Tawrah bilang karagdagan sa kanyang paglalarawan at paglalarawan sa kanyang umma.
mayroong patunayan sa banal na Quran na matatagpuan siya sa tinatawag na kasulatan ng mga naunang kasulatan. Ano yun? Yung sa Surah As-Saff, chapter 61, verse 6 ng banal na Quran. Okay? Anong sabi ng Allah? وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ. Ipaalala mo, Muhammad, sa iyong sambayanan, noong sinabi ni Isa na anak ni Maria sa kanyang sambayanan, kung ang kami Israel walang pag-alinlangan, ako ay sugo ng Allah sa inyo na pinatutunayan ang anumang dumating na nauna kayo sa akin na Tawra at nagbibigay ng magandang balita at umidistigo sa sugo na darating pagkatapos ko na ang kanyang pangalan ay Ahmad. Di ba sa Biblia meron yan? Hindi lang yung pangalan na Ahmad, subalit yung kahulugan ng Ahmad. Kasi simbol ng mga Arabic sa ng ano. Pero kung iyan mo sa Arabic yun, sa Arabic Bible, Ahmad ang nakalagay. Song of Solomon. Which is galing yung sa Taurat. Diba? Mga kapatid. So, ibig sabihin si Isa, Ibn Maryam na mismo ang nagpahayag sa kanyang mga nasasakupan noon na mayroong darating na propeta ng sugo na ang pangalan niya is Ahmad. So, sabi mo na kailangan mo umalis kasi mayroong darating na ang pangalan niya is Ahmad. Diba? Banal. Alam ka, maray kami sa mga pangalan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subalit na dumating sa kanila si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ano nangyari? Na may daladalang malilinaw na mga talata. Kanilang sinabi, ang daladala mo sa amin ay malinaw na kasalamang ka. What the heck? sa Surah As-Saff, chapter 61, verse 6. Na bahagi pa rin ito, mga kapatid, pagsasabi ng logo, English sa kanyang pagka-propeta. Huh? Lobo mismo. Hindi bobo, lobo. Balon? Anong balon? Wolf ba? Aso. Lobo, wolf ba? Okay? Nagsalita ang wolf. At sinabi ang kanyang pagkapropeta, subhanallah. Kahit nangyari, pagsasalita, pagsasabi ng lobo, hinggil sa kanyang pagkapropeta. Nangyari ito na ang isang lobo ay nagsabi sa isang badu, sa isang biduin tungkol sa balita ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya ang biduin ay pumunta sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sinabi sa kanya kung ano ang nangyari. Ya Rasulullah, meron nagsalita yung lobo. Ay sinabi na tungkol sa iyo. Subhanallah. Okay, na sinabi na yung tao na ito ay sugo ng Allah, propeta ng Allah, maniwala ka, sumunod ka. Abay, sino ba naman ni maniwala? Bilong mga. Tayo namin sa pasakit. Kaya kailangan mag-Muslim ka talaga. Kaya yung video na ito, nag-Muslim eh. Dahil dun. Pero mga, hayo kami sa mga nagsabi. Subhanallah. Okay? Pero sa mga panahon ngayon, kahit bahay magsabi, wala. Si Bakit. Anong sabi na? After na naminig yung Rasulullah, sinabi sa kanila sila, walladhi nafsi biyadi la taqumu sa'atu hatta tukallima sibaa wal ins wa hatta tukallima rajula adabata suti shiwashiraki na'li wa tukhbiru faqidahu bima ahdatha ahlu min ba'di. Sabi niya, sumusumpa ako sa bukod dami nag-iisa na may hawak ng aking buhay. Ang oras ay hindi magaganap. Kasi sabi ng oras yung pagkagulo ng mundo. Ang oras ay hindi magaganap hanggang ang mga mababangis na hayo ay makikipag-usap sa mga tao. Okay? Ay makikipag-usap sa mga tao at hanggang ang udulo ng latigo ng isang tao at ang mga talinas ng kanyang sandalyas ay magsasalita sa kanya. Yung sintas ay magsasalita kapatid sa araw. Subhanallah. At yung dulo ng latigo ay magsasalita. Anong Facebook mo? Wala sinabi mo, ano na sabihin? Ay, okay. Okay, sa kanya, ang kanyang hita, yung hita niya, ay magsasabi sa kanya ng nangyari sa kanyang pamilya pagkatapos niya, pag nawala siya. Ibig sabihin, malayan sa lugar niya, isasabihin ang kanyang hita kung anong ginawa ng kanyang pamilya. Darating yung mga panahon na yun, mga kapatid. Hindi maguro ang mundo, malibala mong darating niya. Kaya, malalaman mo. Actually, yung mga tinanong sa panahon ngayon, although ito ay gawa ng tao, ano mo yung mga cartoon? Siya, SpongeBob na, nakapagsasya SpongeBob.
di ba? Kung ano yung mga ginagawa ng mga tao na mga bagay na ginawa niya ng bibig, ganito ganyan. Ibig sabihin, kung yan ay kayang gawin ng tao, kamas mas natutuo na kayang gawin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Makapagsalita. Parang diba? Sunod doon sa bahagi nito ang kanyang impormasyon tungkol sa simula ng paglikha. Ang impormasyon ng Propeta Muhammad na sinabi niya tungkol sa simula ng paglikha. Paano yung simula ng paglikha? Okay? Hanggang sa mga taong mananahan ng paraiso ay makapasok sa paraiso at ang mga taong mananahan ng impyerno ay makapasok sa impyerno, ay sinabi yun ng Propeta na samantalang subhanallah, hindi niya alam, no? Ang mga bagay na ito, maliban lang kung ano ang ipinaalam sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala. You know? Mula sa authority ng dakilang kasamahan na si Umar bin Khattab radiyallahu anhu, sinabi niya, kama fina nabiyo sallallahu alayhi wa sallam makaman faakbarana an badil khalki hatta dakhala al ahlul jannah manazilaha wa ahlul nar manazilaha hafidha dhalika man hafidha wa nasiya man nasiya. Isang araw ang Propeta Islam ay tumayo sa gitna namin ng mahabang panahon at ipinabatid sa amin ang tungkol sa simula ng paglikha at pinag-usapan ng lahat ng detalyado. Okay, yung unang paglikha talaga. Sinabi yun ng Propeta sa mga kasamahan. Kaya kamahabang panahon ng kanyang pagtayo sa pagitan ng mga sahaba. Hanggang sa kanyang binanggit kung paano papasok ang mga tao sa paraiso, sa kanilang mga lugar, at ang mga tao sa impyerno ay papasok sa kanilang mga lugar. Binanggit din yun ang Propeta mga kasalasala. Mula sa paglikha hanggang sa katapusan. Kinuwento yun ang Propeta sa mga sahaba. Kaya may ibang nakaalala sa mga sinabi niya at may iba naman sa amin na nakalimutan. Kadami, kumbaga. Kaya yung mga ilan dito nakarating sa atin sa pamamagitan ng narration ng hadith. Okay? So yun yung mga kapatid. So paano malaman na ito? Dahil yan ay patunay sa kanyang patutuo sa kanyang pagkapropeta. Then kabahagi nito yung pagpapabatid niya tungkol sa mga nakaraang kaganapan. Mga nakaraang nangyari noong unang panahon. Diba? Yes. Na hindi binanggit sa Quran at hindi binanggit sa ibang mga aklat ng mga unang kapahayagan at ang mga kwento ng mga propeta isang magandang halimbawa nito. Diba? Mga halimbawa, may mga ibang kwento na sinabi ng propeta lang mula sa mga naunang mga propeta na hindi binanggit sa Quran. Okay? Sino yung mga kapatid sa panambalatay? Sa halimbawa, tulad na lamang, mga nangyari sa unang mga kaum, yung halimbawa, yun, diba nakalagay sa hadith yung tungkol sa isang babae mula sa angkan ng mga Israel na-impyerno dahil sa kinulong niya yung pusa. Okay, at pagkatapos ay hindi niya pinakain hanggang sa namatay. Sino yung nangyari sa mga angkan ng kasulatan noon? Mga Banang Israel, mga Himyari, babae Himyariya sa from Yemen. No? So, hindi ako, sa batalang hindi pa nabuhay po sa noon panahon. So, lahat ng ito ay patutuo sa kanyang mga pagkapropeta. Then, of course, ang kabilang na dito, ang pagpapabatid niya tungkol sa mga pangyayaring magaganap. Okay, kung kanina yung mga nakaraan, ay, ito naman ay mga pangyayari mga ganap. Ito ay nangyari sa panahon ng kanyang buhay o sa buhay ng kanyang mga kasamahan. At sa bahaging ito ay kabilang na ang sinabi sa Quran tungkol sa kanya. At ang ilan dito ay ang sinabi ng sunnah ng propeta tungkol sa kanya na hindi ito binanggit sa Quran. Kabilang ang kanyang paglikas tungkol sa Madina at ang kanyang impormasyon tungkol sa paglaganap ng reliyong Islam at ang pananaig nito. Ay, yun yung pagbanggit na ganito mamatay si Alimbawa, mamatay si Uthman. Binanggit ang mismo yan, ang propesan lang, paano siya mamatay? Si Uthman bin Affan, na siya ay susunggaba, maging si Umar bin Khattab. Diba? Napropesiya na ng propeta Muhammad sallam. Yung bagay na ito nga kapatid, at kung anuman yung kanyang nasabi, wala nang pwedeng baguhin nyo dahil ito itinakda ng Allah subhanahu wa ta'ala, minarkahanan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Then kabilang ito mga kapatid, ang pagpapabatid niya tungkol sa mga khawarij sa katapusan ng panahon. Yung pagsabi niya tungkol sa mga paglitaw ng khawarij sa darating na huling panahon, huling bahagi ng panahon. At yun eh, sa panahon natin mga kapatid. Okay? Kasi tayo yung pinakahuling henerasyon, kumbaga, bago ang tinatawag na magunaw ang mundo. Yan ang bilang sa mga khawarij na ito, subhanallah. Kahit katiyakan na may mga palatandaan na naganap na nagpahiwatig ng pagiging totoo ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. You know? Ano yun? Ano yun? Ang Khawarij, ito yung grupo na nagmamalabi sa extremism. Extremism sa Islam.
Yun yung mga kawaris, mga kapatid. Nakapag-bilang sa kanilang mga paniniwala. Meron tayong Shia, meron tayong Rafida, meron tayong Khawarij, meron tayong Sufi. Okay. Ang Khawarij ba, ano lang yan? Later lang yan na sumulpot, mga kapatid. Pero yung methodology, ideology ng Khawarij ay nagsimula na yun sa panahon ng Propeta Masala. Yung ideology, yung kanilang ideologiya. Di ba may yung doon sa merong lugar doon sa Makkah na tinatawag na Banu Mustahla doon malapit sa Jurana na nagkaroon ng division yung ng war booty ba na mahagi ng war booty. Ano yung war booty? Spoils of war. Yun yung ano ganima na kulimbat na mga kayamanan sa pamamagitan ng labanan. Okay, yan tinatawag na ganima. So nung itong dinivide ng Propeta Masalam, mayroong isang lalaki na sumulpot bigla, sabi niya, "Ya Muhammad, i'dil." Sabi niya, "Muhammad, maging makatarungan ka sa paghati." Mayroong sabi niya, Propeta, sabi niya, "Maging makatarungan ka sa paghati." Sabi ng Propeta Masalam, "Pumiliyak maging makatarungan, sino pa maging makatarungan?" Diba? Pumiliyak maging makatarungan, sino pa maging makatarungan? Sino yung ideology ng mga tatatakawarin? Extremism. Sila. Doon ang pinagmula ng ideolohiya ng Khawarij. Maging ekstremismo, mga kapatid. You know? Kaya dahil dito sa laki na yun, binagit na agad na nagbangit ang profesor na darating sa uling bahagi ng Ganao na susulpot itong mga tao buto na ito na magdataw of Finas ng Afghanistan o nagdataw of Finas ng lamang of Finland. Kaya sabi niya, sila yung mga young people na kung saan ay didiscard as a young people, young generation. Pero yung kanilang iman ay hindi nalagpas ito sa lalamunan. Dito lang po, at hindi sa puso. Na magsasalita sila ng mga salita ninyo. May lalabas na dito. Ibig sabihin yung iman nila, magaling sila magbanggit ng mga ayat, ng mga hadith, pero hanggang dito lang ang lalamunan at hindi sa tao na puso. Yung iman nila hanggang dito lang, hindi tumagos ito sa lalamunan. Nagsasalita lang sila. Yes. Ako kayo magsasalita sa mga salita ninyo. Magsisipi ng mga taras ng mga nasunan ng pati, magaling silang magsalita. Pero, hanggang doon lang, pero magaling malalitan sa buhay. Parang makakasundin sa buhay. O kasi bakit yun, isa sa mga ideology na yung mga pag-extremismo. Kapag hindi ka umano sa kanila, patay ka. Kapit. Okay, kapit ka. Kapit ka sa kanila. Ayun po mas pinasabihin kaya kapatid kasi hindi ko naman kung sino pumatay sa kanya o kung sino pumatay sa kanya. Okay, I think bilang pag-uwi mga kapatid, pangapat, ang pangitain ng propeta doon sa anghel sa kanya, malaanghel na anyo kung saan siya nilikha ng Allah. Ito may pangapat, yung pagkakita ng propeta mga masasalam sa tutukong imahe ng anghel. Totoo ang tinatawag na? Okay? The true image of angel. You know? So, nakatunayan sa banal na Quran, ang propeta sila may nakita si Amin Jibril sa anyong anghel mismo niya. Ito is na patatagpuan sa Surah Takwir, chapter 88, verse 33. Wala ka dra'ahu bin ufuk il ubin. Diba? Ang tatiyakin at nakita ni Muhammad si Amin Jibril nadala-dala sa kanya ang mensahe na siya ay nasa malinaw na kalawakan o ang ufok. Ang ufok, ibig sabihin mga kapatid, yung horizon. Okay, sa yung horizon, tagal, ito yung subpungan ng langit at lupa. Pero pag gano'n ka sa ano, magkikita mo yung subpungan ng langit sa lupa, para akala mo yun na yung end. Okay? Which is yung talagang nakabot ka na o na nasa dagat sila. Kaya iyon ay kapag siya ay nasa pinakamataas na abot ka ng langit, kaya ang pagkakita ay walang iba kundi ang liwanag na kaguluhanan sa kung ano ang nakikita lang ng mata. Sabi, clear na clear, without any shadow, yung pagkakita ng...